Hello! Good morning mga kasaka! So, may activity tayo ngayon at ituturo ko sa inyo kung paano ba tayo o napaisip na ba kayo kung paano ba kinukuha o binibreed ang isang variety ng ampalaya at yun ay aking ituturo sa inyo. Hand pollination po ang tawag mga kasaka. So, watch until then mga kasaka at ituturo ko sa inyo ang hand pollination sa ampalaya. Ayun lang. Mga kasaka, bago tayo mag-umpisa sa pagpo-pollinate, kailangan po ito sa ating ampalaya upang makuha po natin at ma-fertile po at magkaroon po ng laman yung kanyang buto at pwedeng-pwede na po natin siya itanim ulit bilang F2. Kaya manood kayo mga kasaka. So mga kasaka, ang ideal na magandang ipollinate po sa bunga po ay yung mga ganitong stage po mga kasaka. Yan, kung mapapansin nyo po is bukang-buka pa yung kanyang yung flowers na yan, no? Bukang-buka po. At mas maganda po siyang i-breed kapag umaga po kasi bukang-buka po yung kanyang ano. Ayun nga mga kasaka, ipapakita ko sa inyo kung paano ba tayo mag-pollinate ng ampalaya, no? Para yung pollinate natin is mapakinabangan natin yung buto niya kasi yun nga, binibreed natin siya para ma-fertile po yung kanyang seeds para mapakinabangan pa natin as a F2 na po yung ating buto. So, papakita ko sa inyo, meron po tayong dalawang variety dito na Galaxy tapos Mestiza. So, ang gagawin natin dito mga kasaka, ibibreed natin yung Galaxy into Mestiza na variety po. So, dito tayo ngayon is Mestiza, ay Galaxy po ito. Ito. So, kukuha tayo dito ng male flowers. Kukuha tayo ng male flowers nito. Galaxy po yan mga kasaka, makapapansin nyo. Hindi po siya Galaxy Max, kundi Galaxy lang. So, ibibreed natin siya sa Mestiza. Kuha lang tayo ng female. Ay, male, lalaki. Lalaking bulaklak. So, ikukuskus natin siya sa female na Mestiza. So, ito na nga mga kasaka, may nahanap na tayo ditong Mestiza na babae. So, itong male na flowers ay ididikit natin dito sa kanyang stigma. Didikit natin, pagkukuskusin lang natin sila. Oh, yun. Ayan. Yan o. Oh. Ibukukuskus lang natin. Yan. So kung mapapansin nyo mga kasaka ay meron na siyang nadikit na yung kanyang pollen dito sa kanyang stigma. So magpipertile na po siya kaagad yan. So pag lumaki na to at nagmature na, pwede nating harvestin yung kanyang bunga at kukunin natin yung buto. So lalagyan natin ng tandayan. So ganyan lang mga kasaka, uulitin rin lang ulit natin yung proseso pag didikitan natin yung male at female flowers at pagkuskusin sila. Yan. So itong ginawa natin mga kasaka ay hand pollination po. So meron pong iba't ibang klase ng pagpo-pollinate po. Kagaya ng wind, yung hangin po na nagpo-pollinate po. Tapos meron din yung insect pollination. Tapos yung hand pollination. So ang ginawa natin dito mga kasaka is yung hand pollination. So ang ginawa natin dito mga kasaka ay kumuha tayo ng flowers, male flowers po ng ating ampalaya na brinid po natin siya sa ibang variety.
Yung kinuha nating male flowers po ay galaxy po yun. At ang pinagsuldungan natin ng kanyang pinulinit natin is sa mestiza po. So makikita po natin yung resulta kung gaano ba kaganda o kung gaano kaganda o ka-epektibo itong ginawa nating hand pollination. So ang purpose po natin dito mga kasaka ay ipapakita ko sa inyo kung paano ba nagpo-pollinate or nagbe-breeding yung mga ibang mga seed company. So ito is ginawa naman na namin sa school dati, yung hand pollination ginawa namin siya sa sunflower at sa talong. So parehas lang naman sila ng way kung paano mag-pollinate ng mga halaman. Gusto ko lang naman i-share sa inyo. At itong buto na to mga kasaka, itong buto na magiging buto niya is gagawin nating, 'di ba? Itong nabili nating mga hybrid is F1 po ang tawag. So magiging F2 na po itong ating ampalaya na to. So very productive pa rin siya. Kasi breed naman natin siya, pinolinate natin siya, kaya maganda po. So ipapakita ko yung resulta sa susunod na video, yung ating breed dito. Yung breed natin. Asan na ba yun? Bali, lima tong ginawa kong to. So ayun ay itatanim ko at ipapakita ko yung reference nitong magiging future natin, galaxy na may halong mestiza. So ayan lang, no, maganda po. So may mga breed pa ako dun, at yung pagpili ng ibibreed nating bunga, ayun, dapat ganito pa lang na edad, tapos hindi pa natatanggalan ng petals niya yung yellow na yan. Huwag tayong mamimili ng ibibreed natin is yung ganitong characteristic na yung mga ganito na, yung mga natanggal na yung mga flowers niya sa gilid, nanunuyot na, hindi na po siya nagpipirtil, hindi na po sila nagpipirtil niya mayan. Pero pwede pa naman to, pero wala na tayong paglalagyan ng kanyang pollen dito sa kanyang stigma, no? So ayun, kaunting ano lang yun mga kasaka, at gusto ko lang ibahagi at para naman makatipid tayo sa mga tanim natin, kasi mahal po ang buto ng ampalaya. So dito mga kasaka ay nagtanim ako dati ng yun, inbreed ko ng sarili kong breed, maganda naman yung kanyang performance, halos parehas lang yung kanyang bunga. Pero yung kasi ang binagbreed ko noon is same variety na mestiza, pero ito naman is galaxy at mestiza yung breed natin. So titignan natin kung gaano kaganda. So by the way mga sa thank you, no,